Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So ngayon ay pag-aaralan natin ang external parts ng electric fan. Pag sinabi natin external parts, ito ang mga bahagi ng electric fan na makikita ng naked eye o ng ating mga mata. So simulan natin dito sa AC line cord with plug. So itong AC line cord with plug, it connects the electric fan to the power source. Ibig sabihin, itong magkoconnect sa atin doon mismo sa power source or sa outlet natin. So, ito yung isinasaksak natin sa outlet. Okay po? So, ayan po ang ating AC plug with AC line, with line cord. Okay po? Sunod naman natin ay itong guard mark. Guard mark, ito pong nasa gitna mismo ng ating electric fan. Ang guard mark, dyan po naka-indicate ang brand name ng electric fan. It tells us the brand name of an electric fan. Dito sa example natin, ang brand name niya ay Camel. Yun po ang ating guard mark. Ito nasa gitna. Sunod naman po ang ating itong nasa harapan po. Ito ang tinatawag nating front guard. Front guard ang tawag dito sa harapan na to. It protects the blade from foreign materials. Ha? Nagpo-protekta siya, pinoprotektahan niya yung blade sa loob para sa mga hindi kaaya-ayang bagay na maaaring makaapekto doon sa ating blade. So ito po ang front guard. Ito naman pong tinatanggal ko, yan ang tinatawag na guard lock. No? So, ayan. So, tanggalin po natin ang front guard. So, ayan. Sunod naman pong parte ay ang itong nasa gitna. Ito tinatawag natin na spinner or blade lock. Na spinner or blade lock. Ito naman po ang naglalock sa blade para hindi po siya matanggal, no? So ito po ang ating spinner. So ang kanyang paglock ay counterclockwise, ang paglulus naman po or pagtanggal niya ay clockwise. So ayan po. Bakit po ganoon ang paglock niya? Kasi po kailangan po ang pag-ikot ng blade ay papunta sa lock ng spinner. Kasi kung ito po ay ang paglalak natin ay clockwise at sumabay sa ikot ng blade, matatanggal po ang ating spinner or yung blade lock. So kaya po pabaliktad po ang kanyang pagtanggal at ang paghihigpit. Okay po? So ito po ang blade lock or spinner. So, ito naman po ang ating blade. Ang tawag po natin dito ay blade. So, ito po ang responsible in producing air. So, siya po yung responsible para makapag-produce ng hangin. So, ang ating blade po ay calibrated. No? Ibig sabihin, pag sinabi natin calibrated, kailangan po tama ang sukat ng bawat blade natin. Hindi po pwedeng magkaroon niya ng konting crack, na? Kasi pag may konting crack yan or sira ang ating blade, mag-iingay na po siya. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na noisy operation. At kailangan din po nililinis po natin ang blade. Kasi kapag po nagkaroon niya ng dumi, mawawala na po yung calibration niya. So kapag nagkaroon po siya ng maraming dumi, yun po, magkakaroon na po tayo ng noisy operation. So, calibrated po itong blade na to. Kaya hindi dapat siya magkaroon ng anumang crack sa bawat bahagi niya. Or, magkaroon ng dumi sa bawat bahagi niya. Malinaw po? So, yan po ang tinatawag nating blade. So, karaniwang tinatawag din natin itong hélice. No? Hélice. Sunod naman po ay itong rear guard lock. So, rear guard lock ang tawag sa kanya kasi siya yung naglalock
sa ating rear guard. So, ito po ang rear guard lock. Siya na yung naglalock ng ating rear guard. Ito naman po ang ating rear guard, kung saan pinoprotektahan naman po ang blade, yung likod ng blade, na sa mga foreign materials. So, ano ba yung mga foreign materials? Halimbawa, daliri ng tao o anumang bagay na pwedeng makasira doon sa blade habang umiikot. So, ito po ang ating rear guard. Sumunod naman po, ito po ang ating motor cover. So, ibig sabihin, ito ang nagpoprotekta sa ating motor na nasa loob, no? So, yung AC motor po natin ay nasa loob. So, ito pong motor cover ang nagpoprotekta sa kanya. Ito naman po ang tinatawag nating oscillation knob or oscillation switch. So, ito po yon. Siya po ang responsible naman. Pag pinindot po natin siya, ang ating electric fan ay mag-move, mag-oscillate from left to right, then right to left. So, ito po ang responsible doon. Oscillation knob switch or oscillation knob. Pag pinindot, ganun ang mangyayari. Pero pag nakaangat po, steady lang po ang ating electric fan. Malinaw po. So, ito naman po ang ating neck. Ang neck naman po natin ay responsible para sa vertical movement ng electric fan. Yung patingala or patungo. So, yun po yung neck. Neck po ang responsible dyan. No? Sa pagtingala or pagtungo ng electric fan. So, yun po ang ating neck. Ito naman po ang tinatawag nating base stand or the base. So, yung base po, siya yung responsible naman para makatayo ang electric fan. No? Kung wala tayong base, hindi po siya makakatayo. No? And then, the last part na makikita natin or the last external parts ng electric fan ay ang push button switch. Ito po yung switch. So, ang switch po ay depende po ang number. Meron po tayong 0, 1, 2, and 3. Minsan, meron naman pong switch na number 4. So, commonly, 1, 2, 3 po ang ating switch. 0 para sa pagpatay, 1 for low speed, 2 for medium speed, and 3 for the high speed. Okay po? So, those are the external parts of an electric fan. Ulitin po natin. So, ito po ang AC line cord with plug. Ito po ang ating rear guard. Ito po ang ating front guard. Ito ang guard mark. Ito ang ating blade. Meron tayong spinner or the blade lock. Meron tayong rear guard lock. The motor cover. The oscillation knob switch. Neck. The base stand. And the switch. Okay po. So, yun ang ating external parts of an electric fan. Malinaw po? Okay, kung may katanungan, i-comment lang po sa ating comment area or sa comment box. So, sa susunod na video natin, ang ating internal parts of an electric fan. Okay po? So, that's all for today. Thank you and God bless.